kailangan ka mag-confident. Para self-page mo lang talaga. Hello guys, para sa mga baguang barbero, dapat nyo pong malam na itong aking tutorial na ito para sa nag-uumpisa pa lamang po. So, ito po si Angel Santos, ang aking customer na walang sawang nagpapagabit at nagtitiwala sa akin. Ayan. Mga baguang barbero po, kung di pong kalilimutang lagyan ng tissue ang leeg ng customer. Ayan. Dahil po sa mga bagong barbero po, nakakalimutan po nilang maglagay ng tibabal. Ayan. Dahil bago-bago pa lang po lamang sila, nakakalimutan po nilang maglagay ng tibabal. Ayan. Dahil nasanay po sila sa pag-gubit na walang tibabal. Dapat po malaman ng mga baguhang barbero po. Guys, panoorin niyo po itong aking tutorial na simpleng barbers lang po. Basic tutorial lang po ng pagbabarbers. Gumamit po tayo ng number 2 guide sa mga baguhan para po hindi kagad napudpod ang gilid po. At lagay po natin ang lever sa 0. Ayan. Supak po natin ang guide number 2. At hawakan po natin sa ilalim ng talim. Ayan. Pasalubong po ang agot ng suklay. Ayan. C-motion po ang ating gagawin para po hindi diretso ang pagkakaputol ng talim ng paper. Panoorin nyo lang po ang aking tutorial na ito sa mga baguhang barbero para kahit pa paano sa mga kero kalaman tungkol sa paggugupit. Basic barbers lang po ito para sa mga baguhang barbero. At kung pero rin po kayong alaman, maganda rin po kayo. Number 1 guide naman po sa bandang ilalim. Gumamit po tayo ng number 1 guide para sa bandang ilalim. Kung meron ka ng alaman tungkol sa panggugupit, manood ka na lang at para magkaroon ka ng konting kaalaman. Kung meron ka ng kaalaman, ibahagi nyo rin sa iba ang ating natutunan sa panggugupit. Nagbahagi tayo sa mga baguhang barbero. Ibahagi natin ang ating mga kaalaman sa mga gustong matutong panggupit. Bandang ilalim naman, gumamit tayo ng 0-0 para ma-finish natin yung pinakailalim. Ayan, wala na pong guide ang ating gagamitin sa bandang ibaba. Zero zero na po ang ating gagamitin dyan para pumino na po ang bandang ilalim. C-motion po ang ating gagawin para hindi tumaas ang pagka-zero. Hindi po kalilimutan ang C-motion. Anood lang po kayo sa aking mga tutorial. Kahit konting kalaman po ay meron po kayong matutunan.
Hindi naman po sinasabing ako isang expert kong barbero. Meron lang kalaman na ibinabahagi sa mga gusto lang pong matutong magupit. Binabahagi ko lang po ang aking natutunan pagupit. Ako po kasi isang experience lang po sa pagupit. Doon ako natuto. Hindi ko po pinagmamayabang na ako isang magaling na barbero. Sa pagtatanggal naman po ng kanto, tanggalin po natin yung biglang kapal para maganda pong tingnan, hagod po ang ating natutunan. Wala pong kanto. Tumami po tayo ng number one guide sa pagtatanggal ng kanto. Tanggalin po natin yung biglang kapal. Basta lagi po tayong gagamit ng number 1 guide or 0.5 pong guide kung meron po yung 0.5 guide. Bahagi po ng mga buhok, tanggalin po natin yan. Tumamit po tayo ng number one guy. Nag-grab shoutout po pala sa aking kapatid na si Nelson Ramirez na nasa Saudi Arabia po siya ngayon. Kuyang, maingat ka palagi dyan. Shout out sa iyo. Kuya Nelson Ramirez, ingat ka palagi dyan sa Saudi. Sana makauwi ka ng maayos dito sa Pilipinas. At nami-miss ka na namin dito sa Pilipinas. Sana lagi mong panoorin ang aking mga tutorial, mga video sa aking pagpa-vlog. Salamat sa panonood mo, Kuya. Lagi kasi niya pinanonood ang aking mga vlog. Dito naman po tayo sa pag-aahit. Pag-aahit ng li. Pagkakaroon ng hairline sa gilid. Gumamit tayo ng bulak. Pasahin natin ang bulak. Para hindi natin kinakamay. Kailangan magaan ang ating kamay sa mga pag-aahit. Tingnan natin laging bago ang ating ginagamit na blade sa mga posto na. Maraming salamat po pala sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel, mga Team Dreamers. Maraming salamat po, walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, lahat ng mga nagko-comment. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ipapasalamat po ako sa inyo, hindi niyo ako iiwan. At lagi kayo nakasupport sa aking channel. Sa mga nagpapakulay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga walang sawang nagpapakulay.
Dito naman po tayo sa pagtatanggal ng kantok. Ayan, yung maitim na yan. Tanggalin po natin yung maitim na yan. Haguhin po natin yung maitim na yan. Ayan, mga kapal po na yan. Tatanggalin po natin sa pamagitan ng gunting. Sanayin po natin ang ating kamay sa mga kapag gamit ng gunting. Yung puro clipper na lang po ang ating pinagagamit para mahasa po ang ating mga kamay. Ayan, tanggalin po natin yun ang paikot, ang mga biglang kapal na yan. Kagurin lang po natin pataas sabay ng suklay. Ang galaw ng suklay, ganun din ang galaw ng gunting. Susundan natin ang galaw ng suklay. Basta hagod lang po pataas. Kung isa kasi ang mga ibang baguhang barbero, hindi. Natatakot silang umagod pataas. Natatakot silang tumaas ang kanilang gupit. Pero hindi, huwag kayong matakot sa paghagod sa mga biglang kapal. Ang paggupit ay isang kwanyan, isang profesyon na marangal. Sa trabahong marangal po ang paggupit. Ang paggupit po ay isang parang ihalin tulad natin sa isang panliligaw. Kung manliligaw po tayo, patsaga po tayo manligaw, makukuha po natin ang loob ng isang babae. Sa panggugupit naman po, kailangan din po natin ng tiyaga. Magtiyaga po tayong mag-aral manggupit para kamit natin ang ating inaasam na maging professional tayong barbero. Siyang hairline dito. Lagyan po natin ang guhit. Lagyan po natin ang guhit sa pamagitan ng blade ng labahan. Sa mga gusto pong matutong manggupit, sinabi ko po sa inyo yung tiyaga lang po ang ating magtiyaga lang po tayo sa pag-aaral manggupit hanggang sa makamit po natin na hindi natin nalalaman na marunong na po pala tayo. Unti-unti po natin natututunan ang mga hindi po natin alam. Kaya tiyaga lang po sa mga gustong matutong manggupit. Tiyaga po kayo mag-practice manggupit. Para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Ito po, devil cut po ang tinatawag yan.
paglilinis dito sa bandang noo o forehead. Yan, lilinisin po natin yan, lalagyan natin ng devil cut kung tawagin, para may shape ang noong customer. Kaya lang, huwag lang po natin masyadong pakakataas ang ahit para hindi po masyadong masagwa pagka tumubo ang hinahita natin. Yung sakto lang po, huwag masyadong mataas. Huwag po kasi masyadong mataas ang pagkakaahit. Eh, kung malapad ang noon ng customer, lalong lalapad. Yan, yari na po ang ating gupit ngayon, ang barbers, kung paano mag-barbers ng walang kanto. Hagod po ang kanyang gilid, nakahagod. Yan, maraming salamat po sa mga nanonood at nanood ngayong aking premiere. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nanood ngayong gabi. Maraming salamat. Bye po, bye. Hanggang sa muli po. Yan, bye.